iba pang balita, malaki daw ang epekto ng bilang ng mga namamatay dahil sa cancer sa Pilipinas sa ekonomiya ng bansa. Ayon ito sa organisasyon na pinag-aaralan ang epekto ng mga chronic disease sa ekonomiya ng isang bansa. Sa Pilipinas, halimbawa, mayroong 110 billion pesos daw ang economic cost ng cancer patients kada taon. Narito ang detalye ng report. Patuloy pang tumataas ang bilang ng mga namamatay sa Pilipinas dahil sa sakit na breast cancer, ang pangatlo sa nakamamatay na sakit sa Pilipinas. Base sa pagtatala ng Cancer Coalition Philippines, mula sa 86,484 na tinatamaan ng cancer sa bansa, 27,163 ang nagkakaroon ng breast cancer taon-taon. Bago tumama ang COVID-19 pandemic sa bansa, Pilipinas ang nakapagtala ng pinakamataas na kaso ng breast cancer sa buong Asya at pang-siyam sa buong mundo. Kaya naman patuloy ang panawagan ng Philippine Society of Medical Oncology na dapat pagtuunan ng pansin ng kasalukuyang administrasyon ang pagpapalawak ng screening sa sakit na cancer. There are already goals of the government to turn the DOH-affiliated hospitals to a multi-specialty center. And cancer center is part of that multi-specialty center. And currently, we have around 31 access sites. We have been very grateful that the National Integrated Cancer Control Act in 2019 was laid down. No? Pero may paraan naman daw upang maiwasan ang pagdami ng bilang ng mga nagkakasakit ng cancer sa bansa. Early detection at prevention ang kinakailangan upang mabawasan ang bilang ng mga nasasawi dahil sa breast cancer sa bansa. Ayon yan sa ilang analyst, may epekto daw kasi ito sa ekonomiya ng bansa. The ways that we can see is one is to go back to grassroots. No, grassroots advocacy, we strengthen the screening recommendations, early detection. By strengthening the, by having early detection, in terms of treatment, patients might not have treatment at all. Or for breast cancer, they can only be treated with hormonal. Sa pag-aaral na ginawa ng Roche Summit and Experts Meeting, pumalo sa 110 billion pesos ang economic cost ng cancer sa bansa. Kaya marapat daw na pagtuunan din ng pansin ng ating pamahalaan ang mga hakbangin na makatutulong sa mga Pilipino na maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na cancer. Ayon sa World Bank, 10% ng mga nagkakasakit ng cancer ay nanggagaling sa kanilang genes o namamana. Mayorya pa rin daw ng sakit na cancer ang kayang maiwasan. So, and based on our estimates, every year, the economic cost of cancer is around 110 billion of the total economic cost in the Philippines. Of that 110 billion, around 40 billion lang yung medical cost. Kasi lumalabas sa datos na maraming mga kamag-anak yung nag-resign sa trabaho o nag-absent. So may economic cost po yun, no? Kinakailangan din daw magkaroon ng sistematikong hakbang ang pamahalaan upang magkaroon ng primary specialty hospital para maagapan ang lumulobong bilang ng mga nagkakasakit na cancer. I think while we are strengthening the policies, no, of the government on the medical side, we are exploring how do we reach out to a lot of cancer patients on the background that we have limited resources for cancer treatment. So we had a meeting, previous meeting, DOH collaborative meeting with other medical oncologists. So ganun po kalaki yung economic burden, around 1% of the gross domestic product. And both productivity losses and yung mga gastos sa hospital and public health, kinalculate din po namin. Dito lamang nakarang linggo, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act number 11959 o ang Regional Specialty Centers Act. Layo ng batas na ito na magtatag ng mga specialty health centers sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang pagtugon at pagpapalakas ng healthcare system ng Pilipinas. Para sa EuroTV News, Alvin Palobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.